Hi guys, welcome to our vlog where learning is the name of our game. And I am Jeremy Dalden. This is Casey Francisco. And for today's video, tayo ngayon ay nasa Rizal Building. And speaking of Rizal, alam niyo ba ni si Dr. Sir Rizal meron siyang dalawang inilimbag na mga nobela? At ito ay ang No Limit Angere at El Filibusterismo. Uy, No Limit Angere. Alam mo yung ano, palabas na Maria Clara Tibara sa GMA? Tingkalaligong ito si, sa ano mundo ay kinatha ni Jose Rizal. Fly? Oo, si Barbie Fortesa yung nagpe-play nun. Kung saan si Fly ay pumasok sa No Limit Angere at El Filibusterismo upang matuto sa nakaraan at tuklasin ang hinaharap nating kasalukuyan. Mababago pa kaya natin yun? Tignan natin. Okay. Pero ayaw ko pumunta sa No Limit Angere at El Filibusterismo kasi alam naman natin yung mga nangyari doon, di ba? What if sa vegan? Kali Crisologo? Tara? Tara! Uy, Casey! Yeah. Uy, Casey! Yeah. Nararamdam mo ba? Parang hinihigop! Aking kaibigan at ang vegan! Ito na nga! Nandito na tayo sa Kali Crisologo! Let's Wonder Vegan! Vegan, founded in the 16th century, is Asia's best-preserved example of a planned Spanish colonial town. Its architecture represents the fusion of cultural aspects from the other parts of the Philippines, China, and Europe, resulting in a culture and townscape unique in East and Southeast Asia. Uy, sino kaya tong bantayog na bumubungad sa Kali Crisologo? Uy, tanda ko siya. Siya si Leona Florentino. Je, alam mo ba? Siya ay kilala bilang ina ng literaturang kababaihang Pilipino at tulay sa tradisyonal na wika at literatura na nagbigay inspirasyon para sa mga kababaihan. Ipinanganak noong 1849 at nagsimula magsulat ng kanyang unang mga taludtod na hango sa Ilocano. Ngunit dahil sa kanyang kasarian, siya ay tinanggihan ng karamihan. Sa tulong ng mga kaparian at ang kanyang ina, siya ang kauna-una ang Pilipino na nagsulat ng tula dito sa Pilipinas noong siya'y 10 taong gulang lamang. Kumbaga, sa kabila ng diskriminasyon mula sa mga kababaihan noong panahon ng Kastila, hindi naging hadlang para kay Leona ang kanyang pagiging determinado sa kanyang interes na pagsulat ng mga tula. Mula noon, isang bantayog ni Florentino ang itinayo sa tabi ng kanyang tahanan sa Vigan, Ilocos Sur, kung saan niya unang isinulat ang kanyang obra maestra. Sabi ng karamihan, mas magandang pumunta sa Kali Crisologo sa gitna ng napakalamig na gabi. Ang kaling ito ay kakaiba sa lahat dahil ang kaakit-akit na kali ay gawa sa kabusto na siyang nagpapatingkad sa refleksyon ng mga nakapaligid na lampara. Ang Kali Crisologo naman sa kaumagahan ay nagbibigay rin ng napaka-sentimental na aura dahil mararamdaman mo ang simoy ng pananakop sa panahon ng mga Kastila. Ang mga gusali sa Crisologo ay partikular na nagpapakita ng pinaghalong katutubong Pilipino at kolonyal na konstruksyon mula sa Europa tulad ng mga nakikita nyo ngayon. Panahon ko, bata pa naman ako, no? Nung panahon po, nung nag-aaral ako dito, yun, tahimik dito. Tahimik. Hindi pa ganitong maraming tao. Kasi that was, yung high school ako, kasi naglalakwatsya na ako noon, high school. Nag-usulang. Oo. Nagkakakalesa ka na para lang makatapas sa after school. Nasabi ni Nanay Lucy Tan, 60 anyos na ang kanyang kabataan ay payapa noong panahon ng pananakop. Ngayon, sa umaga, maraming lokal na tindahan at ilang mga sikat na kainan tulad ng Max's Restaurant ang matatagpuan. Nasabi rin niya na wala pa ang mga maliliit na negosyo noon dahil hindi pa nakakamit ng mga lokal ang kalayaan. Tulad ni Nanay Lucy, sinubukan rin naming sumakay sa kalesa ni Dalisay, isang Spanish-style na karuahe ng kabayo upang makapaglamyerda sa syudad. Ngunit, hindi lahat puro saya sa kalyang ito. Sa gabi, maaari mong maramdaman ang gabi ng hinagpis, pagdurusa at pag-asa. Kakilakilabot din ang ilang gusaling naaagnas dahil ito ay naapektuhan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo,
pagyanig at pagkaluma na magbibigay simbolo sa bulong mula sa mga kaluluwa ng mga pinaslang noong kapanahunan. Ating kilalanin si Kuya Romy Peralta, 63 anyos at kilala bilang isa sa mga unang orihinal na tagapagtaguyod ng taho sa Vigan City. Basta-basta nga kung ba dito, kung hindi ka kilala. Oo. Hindi ka pwedeng malakad dito kung hindi ka kilala. Kung ipon ng tao dito, di nga ba kayo pag... Ang kasaysayan ng kalikisologo ay isa sa magpapamulat kung ano nga ba ang katotohanan mula sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila. Ang kalikisologo ayon kay Tatay Romy noong 1968 ay isang mapanganib na lugar para sa mga Pilipinong dumadaan dito lalo na kung hindi kataga roon. Itinuturing ng mga Kastila ang mga Pilipino na isang ibon na kung saan sila ay kanilang binabaril hanggang sa mamatay. Noong 8 gulang pa lang daw siya, linggo-linggo ay may nababalita ang binabaril ng mga sundalo ni Marcos at isa na rito ang kanyang lasing na kapitbahay na hindi nakauwi sa curfew na itinakda noong kapanahunan ng martial law. Ngunit ito naman ay tinigil mula noong 1972. Nasabi rin ni Tatay Romy na ang mga kabahayan rito ay naipamana ng mga Kastila sa kanyang mga ninuno at kamag-anak na nagbigay sa kanila ng pag-asa na buhayin ang kanilang sarili. Jerome, kanina pa natin binabanggit ang ngalang kalikisologo at alam ko na alam mo ang sagot sa pinagmulan ng kaling ito. Tamang-tama ka dyan, Casey, dahil alam mo ba na ang kalikisologo ay tinuturing na UNESCO Heritage Site upang mapanatili ang cultural na nakaraan ng rehiyon ng Ilocos. At karagdagan pa dito na ang kalikisologo ay pinangalang sa tanyag na Ilocano na si Gobernador Marcelino o mas kilala bilang si Mena Crisologo. Tara, Casey, balik na tayo sa Laguna! Wait lang, Jen, tayin mo ako! Ito na! Ako ay natuto sa nakaraan dahil bawat pangyayari ako ay may nalaman. Nalaman na sa bawat lamig ng gabi ay may liwanag ng pag-asa at sa pagsikat ng araw. Tunay ngang kabataan ang pag-asa ng bayan dahil kung hindi ako natuto mula sa mga kwento ng ating mga unang sanggunian, hindi ko mawawari na ang kalikirsologo ay may bahid ng kadiliman at kasiyahan. Bilang Pilipino, naniniwala ko na hindi dapat natin kalimutan ang ating kasaysayan, bagkus ay dapat natin gamitin ang mga ito bilang paalala ng ating nakaraan. Nararapat na dapat na natin gamitin ang ating mga responsibilidad ng wasto. Maaari kong gamitin ang aking mga pinag-aaralan dito sa kursong ito sa aking buhay bilang isang gabay na ang kasaysayan ay isang napakalawak at napakahalagang talakayin kasama ang mga aral kagaya ng mga kwentong lokal na nararapat na makilala. Napagtanto ko na dapat tayong magpasalamat ngayon dahil hindi natin naranasan ang bagabag sa konsensya na natamo ni Tatay Romy. Tulad nga ng sabi niya na... Ayun lang, nung balikan ng nagaraan, okay naman kung natuto sila sa ulan. Dahil yung una kasi dito parang mag-look. Oo, tama na wag na nating balikan ang literal na nakaraan dahil sapat na ang alalahanin ng kasaysayan ngunit hindi tayo bumabalik upang baguhin ang bawat detalye mula sa kanilang karanasan dahil naniniwala ko na ang kasulukuyan ang susi upang mabago ang mga suliranin sa ating hinaharap. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi ni Nanay Lucy ay pagka-Pilipino na marunong sa maliit na bagay, alam niyo siya sabihan na isang butil na bigas. Sumasang-ayon ako dito dahil naniniwala ko na ang bawat butil ng bigas ay mahalaga tulad ng mga maliliit na bagay na mayroon tayo kaya wala tayong karapatan na sayangin ang mga oportunidad na ipinagkaloob sa atin upang wala tayong panghinayangan sa ating buhay. Ang kasaysayan ay sinadya upang imulat tayo sa katotohanan. At bilang isang mamamayang Pilipino, ang malalim na pagsuri mula sa mga dapat paniwalaan ay makatutulong sa akin sa pagdedesisyon kung saan ako papanig. Maraming mga haka-haka ang nagkalat sa kasalukuyan na siyang bumubulag sa karamihan. Napagtanto ko na hindi sa pagsasaulo ng mga pangyayaring naganap noong sunaunang panahon ang inaaral sa kasaysayan, kundi ang pagiging pamilyar sa mga kwentong lokal na gumawa ng kabayanihan mula sa iba't ibang kapanahunan. Naging inspirasyon kong magsimulang mag-ipon ng pera para matuklasin ko pa ang natatagong kasaysayan ng Pilipinas. Nag-aaral ako dahil gusto ko balang araw ay ituro ito sa susunod na henerasyon at ako naman ang lalapitan nila para sa kanilang proyekto na may kinalaman sa nakaraan.